Lagi ba kayo naubusan ng tubig sa radiator at sa reserve tank? Tara, pag-usapan natin yan, mga bro. What's up mga bro? Welcome back ulit sa ating YouTube channel. For this video, pag-uusapan natin kung bakit kayo nauubusan ng tubig dito sa radiator at dito sa reserve tank. Bago tayo magsimula mga bro, disclaimer muna tayo ulit. Disclaimer lang mga bro, this video is based on my own knowledge and experiences mga bro. Kung may sarili kayong thoughts, ideas, at may iba kayong pananaw na hindi ko nasabi sa video na to, feel free to make your own video mga bro. At kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, please click the subscribe button at click the notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating videos. First of all, mga bro, ang kailangan nating i-check ay yung mga hoses natin kung may sign of leakage. Sundan nyo lang ang mga hose natin. Tingnan nyo kung may sign of leaks. Kasi lalo na kapag nakakulan kayo, kapag may leak yung isa sa mga hose nyo, naglalabas ng coolant, hindi basta-bastang na nag-evaporate yung coolant. For example, mga bro, kapag may lumalabas dito na coolant or dito, tapos nag-stay yung coolant dito, hindi basta-basta nawawala yung coolant, hindi siya nag-evaporate, hindi siya nawawala. Makikita niyo yan. Kasi unlike sa tubig na nag-evaporate agad, yun yung pinakaiba din ng coolant sa pag may gamit kayong coolant or water. Tapos kapag na-check niyo na yung mga hose nyo, hoses nyo, tapos wala naman kayong leak, kahit na dito sa baba, na-check nyo. Yan. Wala naman leak. Next yun naman i-check, ito palang hose na to, kailangan nyo ding i-check. Kailangan hindi nyo siya napipihit na iikot basta-basta. Kasi kailangan swak na swak yan eh. Yung kapag luma na kasi to, nag-ano siya, parang may iikot muna siya. Pati dito. Kasi pressurized yan eh, lalabas yung bubukas yung spring ng radiator cap, tapos ilalabas na dito sa reserve tank yung excess na coolant. Kaya baka maglabas din dito yan ng coolant. Tapos mga bro, if ever man na ito gumagalawin sa inyo, naiikot nyo basta-basta pati ito, pwede nyo naman lagyan yan ng, pwede nyo siyang palitan, pero kung ayaw nyo naman siyang palitan, pwede nyo lagyan ng clamp. I-clamp nyo na lang para mas humigpit siya pati dito. Pero dito, ingat na lang kasi plastic to. Yung tamang higpit lang. Tapos ito naman, okay lang naman kahit mahigpit dito. Pero kung wala naman sign ng kulat na lumalabas dito, itong radiator cap, mura lang yan, palitan nyo na yan. Kasi kapag luma yung radiator cap nyo, nagbabawas talaga ng tubig yung radiator. Machi-check nyo yung radiator cap nyo kapag yung pag pinipihit nyo yung spring, hindi siya naglalaban. Yung lagi lang nakastakap na ganyan. Or kapag sobrang kalawangin na yung spring. Tapos, i-check nyo din tong goma na to. Kung maganda pa yung pagkagoma niya. Hindi ba siya malutong? Parang malutong na yung pagkagoma niya. Mura lang naman to mga bro. Kaya kailangan maganda. Mas maganda kung magpalit na kayo ng radiator cap. At syempre, mas ma-advise ko na mag-coolant kayo. At syempre mga bro, i-check nyo din itong radiator nyo mismo. Kapag i-check nyo sa ilalim, i-check nyo kung mayroong mga nagtatagas. Tapos kung may nagtatagas, i-check nyo kung yung tagas na yon nagmumula sa radiator. Baka mamaya, itong mga butas na to, itong malilit na butas na to, baka isa sa mga yan na butas sa likod yan, o kaya ito dito sa harapan, i-check nyo yan, baka dyan ang gagaling yung butas. Kasi mga bro, kapag umaandar tayo tapos minsan may tumalsik na maliit na bato or malaking bato, kahit na ano, bakal, ganyan, nahagip yan, natamaan yan, pwede mabutas yan mga bro.
kaya i-check nyo din. At lastly, mga bro, i-check nyo din dong kung kamusta tong radiator fan ninyo. Baka mamaya, mahina na siyang umikot. Kasi kapag mahina yung fan natin, mga bro, hindi niya na papalamig ang maayos yung coolant natin or tubig na nagkukos din ng pagbawas at pwede din maging cause ng pag-overheat ng ating sasakyan. Kaya i-check nyo to kung nag-high speed pa siya. Baka mamaya sobrang na niyang bagal. I-check nyo itong radiator fan nyo. Pero kung maayos naman yung radiator fan ninyo, wala ding leak yung mga hoses nyo at hindi din naman tong okay din yung radiator nyo at ito mahigpit naman, hindi naman siya naiikot basta-basta. Ito ang pinaka-check nyo, mga bro. Ang radiator cap. Dahil most of all vehicles, radiator cap ang nagiging problema nila. Kailangan lang ito palitan, mga bro. So yun lang, mga bro. Recap lang tayo. I-check nyo sa pangilalim kung meron kayong tagas. Kung may tagas, i-tignan nyo kung saan nanggagaling yung tagas. Kung sa radiator ba or sa radiator hoses. Tapos i-check nyo na din yung water pump ninyo. Tapos ito, kung hindi siya umiikot. Kung umiikot man, lagyan nyo ng clamp. So that's it for this vlog, mga bro. Kung nagustuhan nyo itong video na to, please like, share, and subscribe. At by the way, mga bro, meron pala tayong mini shoutout at the end of this video. See you our next vlog. Bye!